Hello guys, welcome back to my channel again at ito, samahan ninyo ako ngayon at papasok ako sa trabaho. Medyo late na ngayon, time check natin ay 10:25 a.m. Madal-dal ka eh. Qatar time. So guys, hindi nga sana ako papasok ngayon, yun nga lang. Bigla akong tinawagan at may trabaho nga daw dun sa opisina. So kailangan ko pumunta, wala akong may dahilan eh. Nagsarap pa man din sanang matulog. Hindi totoo yan. Anyway, guys, ito, nagbabalik na naman ako para mag-start ulit ng personal vlog. At para ma-share ko naman yung buhay natin dito sa Qatar, ang buhay abroad. So guys, ito, paalis na ako dito sa bahay. So samahan nyo na lang ako sa paglalakbay. Alright. Let's go! So ito guys, nakikita ninyo na nakamask pa rin ako ngayon, kasi implemented din dito pagka nahuli ka na walang mask, may multa. Paano masabi? So yun guys, mas maganda na lang bumili ng mask kaysa naman magmulta, diba? So kailangan din nating sumunod sa mga implementation rule nila dito. Sindakan lang yan eh. So, para sa safety din natin. Ito guys, ipapakita ko sa inyo ang daan, ha? So ganito ang sitwasyon dito sa daan dito guys, from sa tinitirhan ko. Ito yung daan na nilalakbay ko araw-araw. Alright, so stop signal na naman. Ramdam mo talaga yung yung galaw ng sasakyan pagka umangin. Kakatakot. Hindi totoo yan. Madaanan ka lang ng mga malalaking sasakyan tulad niyan, mga Land Cruiser. Ramdam mo talaga yung yung nginig ng sasakyan. Madal-dal ka eh. Di, ang sasakyan natin eh medyo maliit, cute. Kaya wala, kailangan lang talaga nating mag-ingat at magdaan-daan talaga. Galing ha. So guys, diretso na ako sa trabaho ko ngayon. So mag-drive muna ako, mamaya na lang ulit at pag-focus na lang muna ako sa daan, ha. Mali ka po. Iwan ko lang guys kung nakikita ninyo sa sa camera yung halikabok. Grabe, kaya ayos din na nakamas tayo, at least hindi lang para sa virus kundi para na rin dyan sa sunstorm. Ma'am, galing mo pala dyan ah. So guys, pasensya na kayo at medyo malikot ang camera dahil
wala kasi akong ano eh, magandang holder ng camera. Yun lang kagandahan. Yun nga lang, medyo pasensya na kung medyo nahihilo kayo sa camera, ha? Yan, go na. Makikita nyo guys, ang daming mga Land Cruiser dito. Kaya, yan daw ang kinakatakutan dito eh. King of the road ang tawag dyan. Sindakan lang yan eh. Hi. Ang tawag nila, pag nakakita sila ng Land Cruiser, King of the road daw. Siyempre, maganda, tapos mabilis, tapos talagang ano, makikita mo talaga maraming mga siga na naka-Land Cruiser dyan. Hindi totoo yan. Kahit na sabihin mong nasa right of way ka, pwede kang ikat ng bigla-bigla. Yun ang mahirap dito guys. Ewan ko kung ganun ba talaga yung style nila sa pagmamaneho. Antindi mo rin. Ako ang sinakwento ko sa inyo, totoo. Dahil siguro nalilitan lang sila sa sasakyan, no? A few inches later. So ito guys, malapit na tayo rito sa aking trabaho. Nag-service road na tayo. At papunta na tayo dun sa pwede nating mapaparadahan. Ito na yung mga restaurant dito na pagmamay-ari ng company na main dito. Yan, may coffee binary tayo dyan, may TCBY, mga ano, sa ice cream. Oh my God! Wow! Palagay ko dito na lang tayo magparada at medyo malilim. May punong kahoy. So yun guys, ipaparada ko lang ng maayos bago natin siya iwan. Baka makaabala sa ibang mga sasakyan. Ayos, so naparating na tayo dito sa compound at maya maya lang kundi bababa na ako para pumunta na dun sa ano, pisina namin. So ito guys, ipapakita ko lang sa harap, sa harap, tingnan ninyo higit, yan makikita nyo yun guys, yun yung asan na ba yun? Yun yung parang hamburger na building, hamburger daw yan eh, yun ang tawag. So pag sinabi nilang hamburger building, alam na nila kung nasaan. Galing ha? So ito, nakikita naman yung kulay gold na building. Yan yung ano, Ramada Hotel na tawag nila. Pero ngayon, tinatawag ng Radisson Blue. Madal-dal ka eh. So guys, ano, baba na tayo at pasok na tayo. Okay guys, ito na tayo. Let's go! So, yan yung coffee binary. Caravan. Pizza Hut. Oh my God! Wow! Kunin ko lang yung bag ko. At tayo eh. Work na. Yun, ginawang paradahan na rin dito. Malilim eh. So ito guys, naglalakad na ako papunta sa opisina. At ito na yung building ng opisina dyan sa loob. Hello madam. Ma'am, galing mo pala dyan ah. Layo guys no. Ahí va.
Swerte pa ako kasi hindi pa yun, hindi pa si Duterte yung nakaupo. Kung si Duterte, wala na, finish na. Pwede guys, nandito na ako sa aming departamento. Ito na yung susi ko. Wala yung mga kasama ko ngayon, siguro lumabas sila. Susosi sila mo. Ang hirap ang ipasok. Gago! So ito guys, andito na ako at makikita ninyo talaga dito ang kalat. Ang kalat dito. Araw-araw ganyan ang trabaho rito. Ay, ginagawa na rin kasi naming workshop to. Yan. Saglit lang at ipapakita ko sa inyo tong aking mahiwagang lamesa na napakagulo. Yan guys, ito yung table ko. Nakikita ninyo, napakagulo. Pero yun naman ang sabi nila guys, pagka magulo daw yung table mo, masipag daw. Pero tanong, totoo nga ba? Ngayon may kayabangan to. Init, init sa labas. So, yan. Malungkot na naman ako, mag-isa ko lang rito. Umuwi ka na? Pahinga lang tayo konti guys, then aakyatin ko yung isang department. Yung tumawag sa akin kanina na may problema daw yung system, so che-check ko lang para. Ma'am, galing mo pala dyan ah! Bye, samahan mo na rin ako. Punta tayo dun. At tingnan natin kung magagawa natin yung issue ng system niya. Hindi niya naman niya kasi sinabi kung anong specific na problema. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tiyamba mo, malakas eh. Kaya, tingnan na lang natin personally. 20 minutes later. So yun guys, medyo nakapagpahinga na ako. So, punta na tayo dun sa, opisina nung isang mataas dito. Che-check natin yung system niya. Pero sana, wala siya doon para ma-play ko tong video na to kasi pagka nandun siya eh, syempre nakakailang na nagbibideo habang nandun siya eh, mahirap. So, tingnan na lang natin. Pagka wala siya doon, makakapag tayo. Ma-play lang natin tong video. Alright. Hindi totoo yan. Shoot natin. Baka mamaya mayroon silang virus. Mahirap na. Ayan, hagdan. So, andito na. Check natin. So, ito guys, yung problema daw ng... Paano masosolve ang krimen nila dito? Ha? Hindi ko alam na nung sotong problema. Pero, check na lang natin. Isan ko lang i-check. Una, sa network. Oh my God! Yan, nakikita nandito. So, check natin kung nagpipin. Magana o hindi. Yan. So, ibig sabihin, mayroon siyang internet. Ako, antindi mo rin. Ako, sinakwento ko sa inyo to. Check natin ang email. Yun. Sinasabi niya. Nakikita niyo.
So yan ang kailangan natin i-analyze kung ano yung problema. Corrupted daw. I-checking natin, i-check natin yung file consistency. Ayan. Niran ko lang yung Microsoft Outlook inbox repair. Baka na-corrupt siya. So, tingnan natin. Sana mag-gumana hanggang 100% yan. So, yun guys. Bilang isang IT support, ginagawa ko rin itong ganito na talaga. Kung may mga problema sa computer dito sa mga department dito sa office namin. So, ginagawa ko siya na yan, kung ano man yung mga error, pa-basic man or major, yun yung tinatrabaho ko. Meanwhile, so ito guys, yung unang repair kanina hindi nag-work. So ang ginawa ko, i-re-repair ko naman yung buong Microsoft Office control panel. What? So yan, sa program and feature, Microsoft 365 for Business. So i-click mo lang yan, ito, then click mo yung change, mayroong magpapakitang ano, ito na, ito na magpapakita, repair. O yan, done repairing. Ngayon, check natin ngayon kung kagana. Ayaw pa rin. Gago! Talo. Anyway, check na lang natin ulit guys kung anong pwede natin gawin. Ewan ko anong nangyari rito. 2,000 years later. So ito guys, na-finalize ko na yung repair kanina, yung fix sa outlook. So ito yung outlook ngayon, i-run na natin at tingnan natin kung gagana. Yun, gumana na. Yan guys, so gumana na. Fix na ginawa ko dyan ay yung pagmo-modify sa registry. So, ilalagay ko na lang yung screenshot ng registry guys, para in case na ma-experience nyo itong ganitong issue, yung pagka-click nyo pa lang dun sa Outlook na ganun ay nag-error na. So, yun. Check nyo na lang. I-flash ko na lang yung ano, yung screen. Yun nga guys, ito yung ginawa kong ano, solution from registry. Hindi makakuha sa repair lang. Kaya, ayun, at least success. Medyo tumulo lang konti ang aking pawis. So, at least, okay. Alright guys. So, balik na ulit doon sa opisina. Bye-bye. One eternity later. Alright, so dito na ko ulit guys sa table ko at natapos din tayo dun sa ginagawa nating issue ng system dun sa task kanina. So, at least successful at natsamba na naman nating naayos yung problema. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Medyo pinagpawisan din ako guys kasi first time ko lang ding ma-encounter yung ganong issue. Pero yun, natsamba na naman. kasi mahirap naman kung hindi ko magagawa yun kasi baka isipin or sasabihin nung gumagamit doon eh medyo mataas pa man din yung position dito. Baka isipin niya hindi ko ginagawa ng maayos yung aking tungkulin sa trabaho. So masaya ako guys kasi natsambahan na naman natin ayusin yung problema. Ma'am, galing mo pala dyan ah! Anyway guys, siguro dito ko natatapusin tong vlog na to at medyo mahaba-haba na. At yun guys, samantalain ko na rin tong pagkakataon na to para humingi ng pasasalamat sa inyo sa patuloy na pagsusuporta sa aking mga video, especially sa aking channel. So, yun guys, para po sa mga bagong nanonood ngayon or sa
Basta sa mga bago po, sana po huwag nyo pong kalimutang i-click yung subscribe. Please pa-support po. Maraming maraming salamat in advance. At syempre, huwag na huwag po sana ninyong kakalimutan yung na-i-click yung bell button para po magiging updated po kayo sa susunod na mga video natin. So yun guys, maraming 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 salamat ulit. And God bless. Ingat po tayo palagi guys, lalo na sa kinakaharap na ating pandemic sa buong mundo. So ingat-ingat po tayo palagi. Alright guys, once again, thank you so much. And God bless. Bye-bye!